Yung atmosphere ngayon hindi talaga paborable para sa amin, para sa pag-revive ng ROTC. Lalo na the agencies who will implement or who will be get involved directly in terms of training these students or those agencies involved in human rights violations, including the AFP. So, what we fear is that maraming kabataan na naman. So, sa bahagi namin, ayaw na natin na magkaroon pa ng Wilson Chua, si Mark Wilson Chua, sa hanay ng grade 11 and 12. So, yun ang kinakapangamba natin. At kahit ngayon nga, compulsory yung ROTC, nakakatanggap pa rin tayo ng mga kaso ng pang-aabuso, corruption. Kahit nga sa sa maagang panahon na i-instill na yung corruption para hindi ka mag-undergo ng ROTC, you have to pay. Kahit nga nabanggit nga ni President Duterte mismo, no, para makalusot siya sa ROTC, gumamit siya ng X-ray ng iba. So, and at the same time, yung culture ng machismo, sexism, ingrained dun sa ROTC program. So, ayaw natin yun na ma-instill sa hanay ng kabataan, no? At kung kaugnay, no, that's what we have said, that Duterte government do not have a moral ascendancy to talk about human rights and as well as nationalism. Tingin natin, sa hani ng mga kabataan, nandun yung alab ng pagmamahal sa bayan. What the government needs to do is paypayan para maglagablab yon. Pero sana lead by example. Pero sa ngayon kasi hindi natin nakikita yon. Kaya hindi paborable yung atmosphere ngayon para dun sa revival ng ROTC.